10 pinakamalalim na butas sa mundo ngayon. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Hindi tayo maaaring maghukay sa gitna ng mundo, ngunit hindi ito naging hadlang sa atin na subukan. Malinaw man na mga pagsisikap na humukay sa mantle ng Earth o ilan sa mga pinakamabangis na open pit na minahan sa mundo, ang sangkatauhan ay gumawa ng ilang seryosong paghuhukay. Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok hanggang sa huli dahil sa video nating ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalim na butas sa mundo ngayon. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutang i-hit ang subscribe button, kalimbangin ang kampana para naman ma-update kita palagi sa mga bago nating content. Kaya naman huwag na nating patagalin pa dahil kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Chucky Kamata. Matatagpuan sa hilaga ng Chile ay isang napakalaking open pit mine na kilala bilang Chucky Kamata. Makikita sa labas ng lungsod ng Calama, ang lugar ay minahan ng tanso mula pa noong 1870. Ang isang malaking deposito ng tanso na kilala bilang Exotica Deposit ay natagpuan noong 1957 na nagresulta sa Chucky Kamata kalaunan ay naging minahan na may pinakamalaking kabuuang produksyon ng tanso sa mundo. Ito ay kasalukuyang isa sa pinakamalaking open pit na minahan sa mundo na may sukat na wala pang 2.8 miles ang haba, mahigit 2 milya ang lapad at halos 3,000 talampakan ang lalim, kaya naman tinuturing ito bilang pangalawang pinakamalalim na open pit mine sa mundo. Number 9, Bingham Canyon Mine. Matatagpuan sa O'Keer Mountains sa labas ng Salt Lake City, Utah ay ang Bingham Canyon Mine na kilala din sa tawag na Kennecott Copper Mine at tulad ng nauna ay isa din itong minahan ng tanso. Unang natuklasan ni na Brother Sanford at Thomas Bingham ang tanso sa lugar noong 1848 at ang Utah Copper Company ay nagsimulang maghukay noong 1906. Mula noon ay gumawa ito ng halos 20 milyong tonelada at pinaniniwalaang ang pinakaproduktibong minahan ng tanso sa kasaysayan. Sinasaklaw ng Bingham ang halos 2,000 hektarya ng lupa na may sukat na 2.5 milyang lapad at umaabot sa lalim na 0.75 miles o halos 4,000 talampakan. Kaya naman tinuturing ito bilang pinakamalalim na open pit mine sa mundo. Number 8, Ice Cube Neutrino Observatory. Nagkakahalaga ng $279 million at natapos noong 2010, ang Ice Cube Neutrino Observatory ay nilikha upang makita ang mga subatomic na particle na kilala bilang neutrino. Upang gawin ito, ang mga sensor na kilala bilang digital optical modules ay inilagay sa ilalim ng Antarctic Ice sa Amundsen Scott South Pole Station. Upang makakuha ang mga sensor sa ilalim ng lupa, gumamit ang mga manggagawa ng 25,000 pound hose na nagpasabog ng mainit na tubig sa makapal na yelo na epektibong natutunaw ito at gumagawa ng mga butas para sa mga cable. Ang nasabing mga butas ay may sukat sa pagitan ng 4,750 at higit sa 8,000 feet ang lalim. Number 7, Chikyu. Ang isang Japanese drilling ship ay gustong pag-aralan ang mga subsea floor environments sa pamamagitan ng Integrated Ocean Drilling Program. Inilunsad ito noong Enero ng 2002 at eksaktong 10 taon nang lumipas noong April ng 2012, opisyal na nagtakda ang Chikyu ng bagong talaan ng deep sea drilling sa pamamagitan ng pag-abot sa lalim na 25,400 feet below sea level. Tinalo ng Chikyu ang record na naitala ng Glomar Challenger noong 1978 na naghukay sa 23,130 feet sa Mariana Trench. Number 6, Geothermal Engineering.
Noong 2018, nagsimulang mag-drill ang isang kumpanyang kilala bilang geothermal engineering sa Cornwall, England, na umaasang makakuha ng kuryente mula sa mga mainit na bato sa ilalim ng lupa. Ang geothermal power station ay may layuning humukay ng 2 butas sa Cornwall ground. Ang isa ay may sukat na 1.6 miles at ang isa ay 2.8 miles. Nilalayon na makumpleto sa loob lamang ng 6 na buwan, binasag ng proyektong ito ang record para sa pinakamalalim na butas na na-drill sa Cornwall. Noong 2019, sinabi ng mga kinatawan ng kumpanya na ang drill ay umabot sa lalim na 16,000 feet na katumbas ng 3 milya sa ilalim ng lupa, kung saan nakaranas ito ng temperatura na halos 200 degrees Fahrenheit. Number 5, KTB borehole. Gumagana sa pagitan ng 1987 at 1995 ay isang drilling project na kilala bilang German Continental Deep Drilling Program na nagresulta sa KTB borehole. Matatagpuan malapit sa Windischeschen Bach, Bavaria, ang KTB borehole ay umabot sa lalim na halos 30,000 feet. Naabot nito ang temperaturang mahigit 500 degrees Fahrenheit at nakagawa ng maraming siyentipikong pagtuklas bilang resulta ng kung gaano ito kabilis uminit. Ang derrick ng KTB borehole ay nananatiling nakatayo at nagsisilbing pangunahing destinasyon ng turista sa Germany. Number 4, Bertha Rogers. Isa sa pinakamalalim na butas sa buong mundo, ang Bertha Rogers Well ay hinukay sa Ouachita County, Oklahoma upang maghanap ng mga deposito ng natural gas. Na-drill ng Lone Star Producing Company sa pagitan ng 1972 at 74, ang well ay umabot sa hindi kapanipaniwalang lalim na 31,441 feet na opisyal na naitakda ang world record noong April 13, 1974. Ang drilling ay opisyal na tumigil sa sandaling ang drill pipe ay nawasak ng isang molten sulfur, at habang ang lalim ay nalampasan na, ang well ng Bertha Rogers ay nananatiling pinakamalalim na butas sa lupa ng Amerika. Number 3, Deepwater Horizon. Itinayo sa halagang $560 million ang offshore drilling rig na Deepwater Horizon ay naupahan ng The British Petroleum Company at inilagay sa Gulfo ng Mexico. Habang nag-drill sa Kitley Canyon sa baybayin ng Texas, ang Deepwater Horizon ay gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng paghuhukay sa pinakamalalim na oil well sa mundo na umabot sa 35,050 feet. Number 2, Sakhalin 1. Ang record para sa pinakamalalim na oil well na itinakda ng Deepwater Horizon ay hindi nagtagal. Ito ay dahil sa rehiyon ng Sakhalin ng Russia, kung saan ang proyekto ng Sakhalin 1 na kumukuha ng langis at gas sa baybayin. Pinapatakbo ng Exxon Neftegas ang balon ng Odapto 11 ay umabot sa haba na 40,502 feet noong January 28, 2011. Number 1, Kola Super Deep Borehole. Matatagpuan malapit sa hangganan ng Russia at Norway ang Kola Super Deep Borehole. Ito ay isang pagtatangka ng USSR na mag-drill hanggat maaari sa crust ng Earth. Noong 1979, ito ang naging pinakamalalim na butas na ginawa ng tao sa mundo na sinira ang record na itinakda ng Bertha Rogers. At noong 1989, ito ang naging pinakamalalim na artificial point sa mundo nang maabot nito ang lalim na 40,230 feet. Ang borehole ay inaasahang aabot sa 49,000 feet, subalit ang trabaho ay maagang natapos dahil sa mas mataas na temperatura at isang malapot na layer ng bato na nagpahirap sa paghuhukay. Ilan lamang yan sa 10 pinakamalalim na butas sa mundo ngayon. Ikaw, may alam ka ba na hindi napasama sa ating listahan? Comment down below! Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. Kita-kit sa next video!